Noong Lunes, sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR na hindi maaring idahilan ng pag-aalboroto ng Bulkan Taal para tumaas ang presyo ng tilapia at bangus na nakukuha sa Taal Lake. Sa Alabang Public Market sa Muntinlupa City, ang unang lungsod sa Metro Manila na pinagbabagsakan ng mga tilapia at bangus mula sa Taal Lake, hindi pa rin nagbago ang presyo ng mga nagtitinda ng isda, ngunit iba ang pahayag ng isang fish dealer. Galing sa Laurel, Batangas sa mga tilapia na itinitinda ni Tony Borella, at ang bayan ng Laurel ang isa sa pinakamalapit sa Bulkang Taal. Kamusta po ang supply? Okay naman, maganda naman ang supply. Wala akong pagbabagos compared to last week? Hindi na nagbabago. Ganun pa rin. Yung presyo po, kamusta? Ganun pa rin. Hindi yung nagbago. Magkano po ang bentahan nyo? 120. 120. Kapag buhay? Pagbuhay. Pagpatay? Pagpatay sa danda. Gayun din ang tilapia na inilalako naman ni Bornac Mulyehono. Galing po saan? Batangas po. Batangas. Sa Taal? Basta hindi ko basta alam po. Ano na, Batangas doon. Sir, kamusta naman po ang binabagsak sa inyong supply? Okay naman po. Wala akong pagbabago? Wala naman. Yung tilapia po sa kabangus? Apo, wala na po. Magkano po ang tilapia nyo ngayon? 120 po. 120. Nakausap ko si Ellen Avilino, isa sa mga umaangkat ng tilapia at bangus na nagmumula sa Taal Lake at isa sa mga nagbabagsak ng mga isda sa Alabang Public Market. Sabi niya, nagkaroon na ng pagtaas ng presyo ng tilapia at bangus bagamat hindi pa nila ito ipinapasa sa kanilang mga suking nagtitinda. Ma'am, kamusta po ang presyuhan natin ng tilapia na nanggagaling po sa lawa ng Taal? Sa ngayon po, medyo tumaas po siya ng konti. Gawa na po ng nangyayari po sa Batangas. Pero okay naman po ang tsura po naman ng isda, hindi siya affected. Pero tumaas po, pati bangos. Sunod-sunod po ang taas ng presyo. Yung pagtaas po ba, napansin nyo, nagsimula nung tumutok ulit last week? Opo. Naibahagi din ni Aling Ellen na ayon sa kanyang supplier, apektado na ang supply dahil may mga insidente na ng fish kill sa Taal Lake. Sabi po nila, nagkaka-short po ng supply ng isda. Gawa nang nagkakaroon na po ng fish kill. May mga ano na po ata, may mga namamatay na. May mga affected area po ata. Kasi sabi po sa amin ng taga Batangas, ganun nga po ang nangyayari. Nagkakaroon na ng ang vulkan. Kaya tumataas po ang presyo. Kasi nagsushort po na ang supply ng isda. Kinumpirma naman na ng tanggapan ng BIPAR sa Calabarzon Region na may mga nagaganap na fish kill o pagkamatay ng mga isda sa lawa ng Taal, ngunit hindi ito dahil sa epekto ng sitwasyon ng Bulkang Taal. At base po sa initial report na natanggap po namin kaninang umaga ay mayroon niya pong kabuuang anim na operators, na fish gates operators ang affected. Na mayroon namang 18 total, no, 18 units na fish cages. Ito po dito ay para sa pag-aalaga ng bangus at 11 naman ang para sa pag-aalaga ng tilapia. So sa kabuuan po, ang initial report ng volume affected for bangus ay nasa 22.5 metric tons. Yung tilapia naman ay nasa 86.5 metric tons. Or initially, ang kabuuan niya ay nasa 109 metric tons. Ang value naman po nito ay umaabot no, sa halagang kulang-kulang 9 na milyong pesos. Ngunit paglilinaw ng opisyal, ang pagkamatay ng mga isda ay dahil sa mababang oxygen level ng bahagi ng lawa ng Taal sa bayan ng Talisay base sa isinagawa nilang water sampling. Kami po ay nakandak ng regular water quality monitoring at kahapon nga po ay nagsagawa ng water sampling at ng analysis yung atin pong laboratory sa Region 4A, particularly sa dyan din po sa Tanawan, yung aming center dyan. At lumabas nung gabi yung result at base nga po sa analysis ay medyo mababa yung level ng dissolved oxygen sa mga sampling stations na kinuhanan.
in particular sa Tanawan and sa bahagi ng Talisay. Diin din ni Malbas, walang kinalaman ang anumang elemento na ibinubuga ng Bulkan Taal sa antas ng oksigen sa Taal Lake. Base na rin sa mga literatures, no, walang direct na kaugnayan yung sulfur na binubuga ng vulkan. Kasi pag yan po ay nakarating sa may mga reactions na magiging sulfur dioxide, halimbawa. At ito naman po ay walang relasyon, no, doon sa pagbaba ng dissolved oxygen. Ang kanyang effect, posibleng maging effect, ay yung pagiging acidic ng tubig. But based din po sa aming water quality sampling analysis, ay hindi po acidic yung tubig sa lawa. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.